Mag-isip ka, ano kaya yan? Ano kaya ang niluluto nila, di ba? And then kung minsan may mga karinderiya din, may mga dry products, so nakakatuwa yung karinderiya. Kasi, dinolo ko siya may karinderiya nung bata ako. So, pumunta siya dyan, tapos kasama ko, sumasama ko, walang pasok. Tapos yung karinderiya, so I was involved in the entire process. So, I love palengke, I like the noise, I like the relationship of people and the products, di ba? Tsaka yung essence of suki, di ba? Yung suki na it's very relational. Na kung minsan, pag kailangan ko meron ka suki, they will give you the finest produce, di ba? Kung ano yung pinakamaganda at the best price. So, meron akong mga na-skip na mga items, pero let's work into it. Speech writing in culinary perspective. Number one, choose and master your subjects. Diba? Conduct appropriate research. Kasi maganda mag-culinary kahit marami. But you can do it one step at a time. So ito, wala kang hindi pa natatapos ang araw, marami tayong natutunan. We learn about itab. Ano pa? Ano pa? Pinipikan. Ano pa? Diba? So master your subject. Ano ba yung familiar kayo? Ano yung mga pinalakihan ninyo? Diba? That you can comfortably talk about. Di mag-start kayo doon. You don't just talk about, you write about it. Diba? And then, criss-cross. Garawan nyo naman kwento. Isulat yun eh. Sa akin kasi mas gusto ko rin susulat eh, kasi mas naalala ko siya kasi mga computer. And that's once na-refine nyo na yung sulat ninyo, talk about it, di ba, sa mga kamag-anak nyo yung ganyan. Or, meron kayong video, i-refer yung sarili nyo. Tapos, panoorin yung sarili nyo. Kaaya-aya ba ang tsura? Masaya ba kayo? Pag kayo ba yung malap sa guest, okay ba? Di ba? Be your own evaluator. Tama kayo ng tawa. Pero aside niya, forge the story of your foods and destination. Ano ang kwento ninyo? Ano ang kwento ng inyong lugar at inyong pagkain? Kasi kaya ito beyond food eh. Food and beyond kasi hindi lamang siya pagkain. Kasi nakita natin geography. Ano kaya ang mga pananim sa bundok? At sa kapatagan, iba kaya ang lasa ng buko kung siya ay galing sa bundok at yun ay itinanim sa karagatan, di ba? Parang yan, lining the, pantries. Eh, tara na, nakita nyo, simple, kaganda-ganda. Diba? Hindi bumili, paligid lang. Yeah, yan yung mga setups that we can play with it. Identify local historians, academe, cultural leaders, cooks, farmers, and other champions to build your story. Pwede kayong sarili nyo, pero kung meron kayong gustong alamin pa ng mas malalim, makipag-ugnayan kayo. Diba? Be very sincere. What do you want to happen? And humble yourself and tell them that you need their help, di ba? Pag yung mga ganyan, they know your they feel your sincerity, tutulungan naman kayo. Actually, sabi ko nga, maganda kausap sa akin, yung mga tao na talagang nagtatrabaho, yung mga magsasaka, yung mga nagtitinda sa palengke, yung mga mamimista na bagong hango, di ba? Tanungin nyo kaya sila, like wala pala kayo mga minisda dito, no? Yung mga farmers, ano kaya ang luto ang ginagawa nila dyan? Mag-usap lang kayo. You might be surprised to uncover a wealth of information. And then try yung puntahan. Pwede niya mag i-observe, makita nila pagluto. Di ba? Ano kaya ang lasa? Yan ba'y pwedeng kwento? Di ba? Yaan kaya ay pwedeng ma-discover, ma-share nyo as an attraction, as a culinary attraction. O, next, sino magbabasa?